Hello mga kabadis! Okay, so nandito naman tayo sa aking rooftop garden. Yay! I-update ko lang kayo sa aking progress dito. Okay, so ngayon meron tayong mga tanim dito kung ano-ano na lang. Alam. Meron tayong bayabas dito na 2 months old na. Okay, nagsimula na siyang mamunga. Ito ay marketed kayo mabilis siya mamunga. Okay, meron na siyang dalawang maliit mamunga. At ay dalawa pa lang. So, in fact, 2 months old pero meron na siyang bunga na sisimula. So, meron tayong minarikot na last 6 months na namumunga na din. So, binaba lang natin kasi malakas na siya mag-tubig, consume ng tubig kaya madami na siyang bunga. So, hindi ko na kayang halos araw-arawin or every other day nalalagyan siya ng tubig. Okay, so, ito yun. So, halos ganito lang din siya kalang. So, mamaya ay pipitasin natin yung bunga sa baba. Okay? So, ngayon ito meron tayong mga lemongrass or tanglad dito. So, gustong-gusto yung tanglad ng mainit. E dito natin ilagay. Tapos, meron tayong tubigan sa ibaba din. So, marang meron siyang self-watering system. Okay? So, kung iangat natin, ganito siya yung tura. Yan! Tapos, meron siyang tubig sa loob. So, kahit mainit, meron siyang sarili supply ng tubig. So, meron yan dito. Meron tayong apat na puno. Okay, meron isa dito. So, meron tayong apat. Okay, ito sa mga 2 months old ka lang din ito. So, meron din tayong pinya. Yan, gusto din pala yung pinya na medyo mainit. Ayan, oh. Itong pinya na ito ay puno ko lang isang taon na rin ito. Ayan, meron pa. Okay, ito. Meron pa tayo dyan. Okay, so yan lang ang mga nandit sa atin. At syempre, meron tayong dragon fruit. Ayan, ang dragon fruit. So, meron tayong mga mahigit 20 na puno na dragon fruit. So, sa around, ano na siya, 1 year. Or mahigit na 1 year. So, hopefully by next fruiting season, magbunga siya ng marami na po. So, last fruiting season, nagbunga lang yung mga naunang pinanim natin. So, meron tayong mga dalawang puno. Okay, ito kasi nung fruiting season ay alanganin pa. So, last fruiting season ay around sa mga kulang-kulang isang taon pa lang. So, ngayon, pagdating ng next fruiting season, so hopefully magbubunga siya kasi medyo malago na. Okay, so try natin mag-harvest din natin ng ating batola. Meron tayong kukunting batola dito na tira bagong harvest ng season last days. Hindi magano maganda yung batola natin. Kasi yung puno pinagtaniman niya hindi ganun kasustansya, hindi mataba. Hindi po kasi naalagaan. So try natin mag-harvest ng mga ilang piraso. Yung ganitong size, pwede na rin ibenta itong ganito. Ito medyo maliit, pwede na rin. Kaya lang hindi siya ganun kadami. So, pag mga ganito lang, usually pinamimigay ko lang sa mga kapitbahay. So, pag marami, basta lang din binibenta. Kasi wala nga yun nga. Magpuraso na lang. Okay, dito tayo. Sad to say, mukhang maliliit pa ang bunga. So, wala nga yun yung bagong harvest niya. So, dito na lang tayo sa may is mag-harvest tayo ng ating sugar apple or apis. Dito tayo. Okay, so ito yung apis. Maraming bunga yan. Hindi na ganun kadami kasi na-harvest na natin ng last 3 weeks. So, in last 3 weeks, na-harvest tayo dito ng madami-dami din. So, I think nung kasagsaga ng harvest ay nakapag-harvest ako ng mga 30 to 40 pieces sa isang puno. Ayan, mag-harvest tayo ulit. Pero hindi na sila ng patami. Okay? Thank you.
Okay, so ayan, ito yung na-harvest natin na sugar apple or atis. No? Kunti lang na-harvest natin. So na-harvest na lang natin. Ang pag-harvest ng sugar apple ay titingnan nyo kung yung linya dito niya sa gitna. Mga linya-linya niya kung medyo nagla-light na siya. O yung parang nag-stretch na. Parang medyo pumuputi, nagla-lighten na. Okay, yun yung sakto na gurang na niya. Kasi pag hina-harvest natin siya ng alanganin pa, hindi siya nahihinog, nabubulok lang, o di kayo nangingitim. Okay, tapos kung mahinog man, ang tagal. So yung mga ganito, mahihinog siya within 2 to 3 days. Pag ganito na medyo na-stretch na. Pero pag huwag naman masyadong yung tipong parang nagpuputok na. Okay, so ito, talagang malapit-lapit na ito magpuputokan. Okay, ito, malaki na. Yan, namalabas na yung puti niya. Okay. So, ang style naman sa sugar apple or atis, para tuloy-tuloy ang pagbubunga niya. Pag once na nag-harvest ka na ng madami, wala na siya halos bunga, ipuprune mo na naman. Kasi ang pruning, nakatulong yun sa puno para mag-focus siya sa pagpabunga, hindi sa pagdating. So, kaya nito na wala halos na bunga, ipuprune natin. Para pagtubo ng mga sanga niya, sabay niya rin yung kanyang pamumulaklak. At para tuloy-tuloy ang kanyang bunga. So, ipuprune natin. Iwasan na. Kailangan lang kasi ma-open yung panuki niya para makapasok yung init sa loob din. Para makapasok sa loob. Pinagpuntunan niya. So, para hindi sa masayang yung mga dahon na pinagpuntunan natin, gagawin natin ay gagawin natin sa mulch. Okay? Yung mulch natin, paglagay natin sa mga puno dito para pag nabulok ay magiging sustansya siya, magiging pataba. At the same time, habang nandito siya medyo buhay pa, magiging prevention siya ng moisture para ma-incorporate sa mga puno. Functions. Okay. Okay, so ito naman yung marcotid guava natin. Okay, so this is already about 5 to 6 months old. Okay, so galing to sa bubong doon ko nilagay para makabuelo siya. So, gusto ng bayabas na mainitan siya or open area. Ayun niya may mga harang yung mas nakakabuelo siya. So nung pagtanim, simula ko pagtanim, ang galing sa puno na kinatito, tanim, mga 2 to 3 months old ay nagsimula na siyang magbulaklak. So, mean to say ay magpupunga na siya. Marami siya naging bulaklak noong time na yun. Okay, in fact, halos nabuo naman lahat. Okay, so ibinaba lang natin kasi nagiging demanding na siya sa tubig nung madami na siya bunga. Ito marami na siya yung pinalagay sa amin. Tapos, hindi ko kayang halos every other day akit sa bubong para magtubig sa kanya. No? Kasi malakas na nga sa tubig pag may bunga na yung bayabas. Okay, so ito siya ngayon.
Ang ginawa ko para mas less yung pag-evaporate ang water niya ay nilagyan ko siya ng mulch. May mulch yung mga binunot ko na mga dahon-dahon. Nilagyan ko sa itaas at ibabaw para magsalbing barrier na rin sa moisture para hindi mag-evaporate ka. Ganun. At the same time, magiging fertilizer na rin siya kung nabulok. Okay, so bubuksan natin yung mga pinagbabalot natin. In fact, nakakuha na pala ako dito ng isa. Medyo malaking kasing uri ng bestas to. Medium size. Ay, meron akong pinagbuhan dito isa. So bubuksan na natin. So kailangan kasi nating balutin ang bunga niya. Kasi kung hindi ay yun yung time na pag medyo hinog na nagkakaroon ng wood sa loob. Tutusukin siya ng mga fruit fly. So ito, ginawa ko, binalot ko siya ng jarya. So bubuksan natin kasi medyo malalaki na yung bunga niya. Try lang natin. Ayan o. Oh. Ayan yung bunga niya. Pero siya nang malaki. Ayan. Okay, dito. Check natin. Ayan. Okay. Diba? Ayan. Okay. Kung napapansin nyo, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 yung bunga niya ngayon. Ang pang-8, ito yung pang-8 dito. Oh, natanggal ko na. Ganito siya kalaki. Nakuha ko na. Last 3 weeks, nauna siya mahinog. Okay. Ito ay, ito yung mga hinog na ito. Malambot na. Pag kinurot natin siya, pag bumaon na yung kuko na hindi ganun ka alakas yung pressure, meaning kasi ay hinog na. Okay. Ayan o. Bumabaon na. Ay, ito, pwede na to. Ito medyo maliliit. Ayan, bumabaon na. Ayan, manghinog na. Okay. Harvest na natin. So, ito siguro ang isang matitira nito. Okay, so, to imagine, 6 months old na bayabas. Meron na tayong ma-harvest, madami-dami. Hindi nga lang siya ganun kalakihan kasi nag-aagaw silang sustansya, maliit na kasi. So, para lang siyang bonsai. Okay, bonsai, para lang tayong naglalaro, nagtatry. Pero, at the same time, mamumunga, namumunga. So, maganda yung bonsai na namumunga siya na nakakain din yung bunga. Diba? So, may hobby ka na, meron ka pang nakakain. Okay? So, bibitasin na natin. Yan, mga hinog na sila. Okay. Ayan. Okay, so meron na tayong 6 hinog na. Yung isa kasi ay langanin pa. Medyo may katigasan pa. Although pwede na rin pala matigas pa. Meron na tayong ito. Okay, so ito yung isa medyo na iba. Ito yung nakakabuelo. Ang mga hinog na kasi kaya hindi na natin sila mapapalaki. Okay. Okay, ayan. So ito na yung ating sliced guava. Okay, so yung 6 na yon, ito na yon. Okay, ito yung mga medium, maliliit lang. At ito yung mga medium size. Okay, so maganda kung meron tayong plating para medyo maganda yung presentation natin. Okay, so titikman na natin. Okay. So ayan, mukhang crunchy ang dating niya. O malambot na siya pag hinawakan. Kinuroto. Ayan, kaya na natin siyang kurutin. Okay, huwag nyo lang kainin siguro yung buto. Tanggalin nyo lang sa gitna. Malutong. Sarap na pagkakalutong. Crunchy. Lambot. Matamis na malutong. Panalo. Okay? Kaya tayo? Okay, sa mga loyal viewers ko dyan, thank you for watching. At sa mga hindi ko pa subscribers, please don't forget to subscribe at pakihit na rin yung notification button para updated kayo sa aking mga latest videos. Okay?
Thank you. Bye-bye. So,